Magandang araw mga idol, welcome back sa ating channel. Kung bago ka pa lang, ako nga pala si Glenn and gumagawa ako ng mga random videos, bike vlogs, food trip and adventure dito sa aking channel. Kaya kung hindi ka pa nakasubscribe, i-click mo na yung subscribe button para ma-notify ka sa mga bagong upload. For today's video, nandito tayo ngayon sa Taytay and magbabike lang tayo saglit, magpapabawis lang. Pag-uusapan natin ang mga bike accessories na hindi mo masyadong kailangan bilhin kaagad or ang not essential bike accessories for beginners. Ang mababanggit po dito sa video ay based lang sa opinion and sa mga na-research natin. Hindi po ako eksperto pagdating sa pagbabike. Kaya kung may mali man akong masabi, comment yan na lang para maitama natin or para makita rin ng mga kapwa natin na bikers. Ang unang accessory sa bike na hindi mo masyadong kailangan ay ang bike saddle cover. Isa ito sa napili ko dahil karamihan ng saddle ngayon ay kapresyo na din ng mga saddle cover. Marami na din nagsisilabas ng sa market na mga komportableng saddle na hindi mo na kailangan lagyan ng saddle cover. Kung naghahanap kayo ng magandang saddle, marami na din nagre-review dito sa YouTube ng magagandang and at abot kayang saddle para sa mga bike ninyo. Hindi ko sinasabing huwag kayong bumili ng saddle cover kasi para sa akin, gumagamit pa rin naman ako ng saddle cover kasi kapag naglo-long ride, medyo masakit na talaga kaya hindi ko maiwasan na lagyan ng saddle cover. Ipapakita ko rin dito yung bike saddle cover na ginagamit ko sa aking folding bike na Trinx Dolphin 1.0 para may idea rin kayo. So yan, bali nasabi na natin yung pinakauna. Bali nandito pala ako ngayon sa Taytay, Cainta, Greenland, Phase 8. Dito wala pa masyadong tao, so marami nagbabike dito sa umaga. Medyo late na kasi kaya wala na akong masyadong kasabay magbike. Punta na tayo sa pangalawa. Ang pangalawang accessory sa bike na hindi mo masyadong kailangan ay ang RD guard protector or yung tinatawag na rear derailleur guard. Bale, pangalawa ito sa napili ko. Kadalasan kasi ng mga bagong bike ay may mga kasama ng rear derailleur guard. Ang ginagawa ng iba, tinatanggal nila dahil nakakadagdag lang ito sa bigat ng bike dahil gawa ito sa metal. Bali, based lang din ito sa mga na-research and sa mga nabasa ko sa mga group, yung mga rear derailleur guard is tinatanggal lang din nila kasi yun nga, sayang din yung dagdag bigat sa bike. So yan, natapos na yung pangalawa. Makikitama na lang kung tama ba talaga yung rear derailleur guard as non-essential bike accessories. Punta na tayo sa pangatlo. Ang pangatlong accessories sa bike na hindi mo masyadong kailangan ay ang bike cellphone holder. Para sa akin, hindi ito essential accessories dahil hindi mo naman kailangan lagi nakatingin sa cellphone mo kapag nagbabike ka, except na lang siguro kung food rider ka dahil ginagamit nila yung apps cellphone nila para makita nila yung mga order ng mga customer nila. Para sa akin, kung ride lang, hindi mo na ito kailangan dahil dagdag lang ito sa bigat ng bike mo. And kadalasan, huhulog pa ang cellphone pag nalubak sa daan kapag hindi mahigpit ang pagkakasetup nito. And marami na din naisnatch yan ng cellphone kapag nakabike cellphone holder. So yan, makikitama na lang kung non-essential ba talaga yung bike cellphone holder. Uulitin ko lang po, ang mababanggit ko po dito sa video ay based lang sa opinion and sa mga na-research natin. Hindi po ako expert pagdating sa pagbabike. Kaya kung may mali man ako masabi, comment yun na lang para maitama natin. So yan, bali natapos na tayo sa pang-3. Punta na tayo sa pang-4 na accessories. Ang pang-4 na accessories sa bike na hindi mo masyadong kailangan ay ang silicone bike lever grip. Para sa akin, hindi siya essential bike accessories dahil karamihan ng mga brake levers sa ngayon ay mga komportable na din gamitin. At karamihan na din ng mga nagbabike ngayon ay mga nakasuot na ng bike gloves nila. Bago natin sabihin yung panglima, maraming salamat po pala sa mga nanonood ng mga ina-upload natin na video.
at sa mga nakasubscribe sa ating channel. So yan, natapos na tayo sa pang-apat. And pag umabot tayo ng 1K subscribers, magpapag-giveaway tayo ng bike accessories sa mga nakasubscribe sa ating channel. Kaya kung hindi ka pa nakasubscribe, i-click mo na yan para makasama ka sa giveaway. So yan, shoutout muna tayo. Shoutout kay Alec Castillo. Yan, tropa natin yan sa dating company. Tapos kay Sir Julius Malveda, yan, ride safety din sa'yo, sir. Kay Matthew Odris Punay, ride safety in Lods. Yolo Gonzalez, ride safe. Tapos kay Jayla, ayos ang bike. Yan, ayos nga dito. Tapos kay JR, yan, kasama natin lagi yan nagbabike. Tropa natin yan. So yan, ituloy na natin yung panglima. Ang panglima at pinakahuli sa listahan ng ating accessory sa bike na hindi mo masyadong kailangan ay ang handlebar extension. Kung bago ka pa lang sa pagbabike, wala ka naman masyadong ilalagay sa handlebar extension. Ang mahalaga lang na nakalagay sa handlebar mo ay yung ilaw mo and yung busina kung meron. Siguro kung mag-long ride ka and multi-day ride, mas kailangan mo ito. So yan, mga idol, nasabi ko na yung limang bike accessories na hindi mo masyadong kailangan sa pagbabike. Kung may kulang akong masabi, comment yun na lang para maisama natin sa next video. So yan, kung may nakuha kang idea at nagustuhan mo itong video na to, don't forget to like, share, comment, subscribe, and click the bell button for more updates sa mga upload natin na video. Magpapaalam muna ako, see you sa next video. Ride safe mga idol and God bless. Bye bye!